isa sa mga issue talagang pinag-uusapan ngayon yung pagharap, kung haharap man si former President Rodrigo Duterte. Ano na po ba yung particular move ng Quad Comm dito nga kay dating Pangulong Duterte, since siya din yung mainly na nababanggit dito nga sa hearings ng Quad Comm? May invite na po ba? May nag-signify na ba na attend? Ano yung magiging mga dapat abangan sa susunod na Quad Comm po? Well, yes, meron kaming invitation. In fact, it's an open-ended invitation. Pinadala namin ito nung third Quad Comm hearing, no, na pinalakay natin diyan yung siya pinsan tungkol sa EJK. Dahil merong accusation sa kanya na bilang dating pangulo at architect nitong sinasabing extrajudicial killings. Kaya natin na-imbitahan yan through a motion by Congressman Benny Abante. Until now, wala pa rin kaming confirmation kung a-attend ang dating Pangulo sa pang-siyam na committee hearing nitong Quad Comm. Opo. Kung isa, ano pong masasabi niyo doon sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na kung kumpara nga sa House, kung iimbitahan niya personally sa kung magkakaroon nga ng sariling hearing yung Senado, mas a-attend daw sa Senate yung si dating Pangulong Duterte? Okay sa amin, again, no, we welcome yung proposal na magkaroon ng Senate inquiry para parallel, no, kasi hindi naman ito bago, lagi namang ding nangyayari yan. In several investigations na ginawa ng House at saka ng Senate, halos sa naging ano to, naging parang practice ito. What is more important diyan sa usapin na yan ay yung punto na kung meron mga bagong mga witnesses na haharap, no, at magbibigay ng mga bagong pahayag, well and good yan, kasi naka-align yan sa objective at layunin ng Quad Comm, no, na maglabas talaga ng katotohanan. Pero if the same personalities ang maimbitahan and the same testimony ang ilalabas nila, eh parang sa tingin ko, parang hindi na siguro dapat anuhin yan, bigyan ng kumbaga ng weight, no, but again, karapatan nila yan, and the rules does not prohibit, no, yung ganyang klaseng parallel investigation, so we will respect that. Opo. Kung isunod ko na po yung ano lang patanong ni Ate Kathleen Forbes ng Radyo Pilipinas, ano pong reaksyon niyo sa sinabi naman ni Senator Amy Marcos na mas maganda daw na sa korte na lang yung investigasyon ng EJK? Well, tama yun, no? Sa tingin ko, kasi kami, hindi naman kami experts sa investigation. Pero what we can provide and with what we can produce in a form of a proposed legislation, eh dito lang mangyayari yan sa Kongreso. Eh hanggat hindi pa tayo nakakakuha ng sapat na mga information para tayo ay magbigay ng panukalang batas, eh hindi pa siguro tayo hinto. But as far as the filing of charges, criminal charges, to those witnesses or to those personalities na na-involved dito, eh, we will leave it up to the proper agencies to do that. The DOJ, the Ombudsman, and maybe the PNP. Oh. Okay. Ang next pong magtatanong kong si Sandro Ochona ng Bilyonaryo. Okay, Sandro. Hi, Kong. Good morning. Morning. Kong, may nabanggit si VP Sara dun sa presser niya ngayon na isasali rin daw po siya sa Quad Comm. Do you have any information on that? Na isasali na rin daw siya sa Quad Comm? Wala. Kasi hindi naman pasok sa tinatalakay ng Quad Comm sa ngayon yung usapin tungkol dyan sa... Are you referring to the issue of the confidential funds? Kasi kung yan hindi yan pasok sa ano, no, sa mga subject matter na tinatalakay na itong apat na committee ito. Ang binanggit lang po niya kasi sabi niya hindi na siya sasagot tungkol doon sa mga Quad Comm issues, because sabi niya later on din daw isasali din siya doon sa Quad Comm. Hindi, wala namang ganong usapan, at hindi, wala namang ganon, kasi you know very well na ang subject matter namin dito sa Quad Comm ay one, usapin tungkol sa extrajudicial killings under the Committee on Human Rights. Number two, usapin tungkol sa
all other forms of criminality na dala ng mga POGO at illegal POGO under sa committee ng public order and safety. Pangatlo, itong usapin tungkol sa dangerous drugs, yung how the drugs are smuggled, who are the personalities behind the drug trade, under sa Committee on Dangerous Drugs ito, at yung sa public accountability na yung may mga ahensya ng gobyerno na maaaring dinaanan nitong mga Chinese na ito na nakakuha sila ng kanilang mga peking birth certificates and other IDs na ini-issue ng ating gobyerno. So yan yung ating tinatalaki dyan. Wala ko kaming pinag-uusapan tungkol sa intelligence funds or anything of that sort. Opo. Pero sir, yun nga po, parang pareho lang din ano, yung nakikita din naming trend sa Quad Comm and yung sa Blue Ribbon, parang may issue on yung misuse ng intelligence or county funds. Mm-hmm. Yan ang tumatalakay dyan ay Committee on Good Government. At dahil merong malfeasance, misfeasance, nonfeasance, yan ang issue na yan ay germane dyan sa Committee on Good Government. Or in other words, parang Senate Blue Ribbon yan. So, sir, hindi tinutumbok ng Quad Comm si Vivi Sara? Hindi, wala, hindi ko alam siyang galing yun. Alright. Sige, sir, yun na lang po muna sa akin. I'll ask na lang ulit later kung meron pa ako ba, sir. Okay. Kung ang susunod po si Earl Tobias ng IBC. Sige, Earl. Good morning. Oh, good morning po. Good morning. Chairman Barbers, will ask your reaction po. Senate President Chis Escudero confirms, sir, na in-advise niya raw personally si Senator Bato de la Rosa na not to lead yung EJK investigation ng Senate kapag ito ay talagang kasado na. Sabi po ni Senate President, this is just to ensure na at least walang allegasyon na personal o impartial yung magiging pagdinig ng Senado. And wants the committee of full instead for the EJK Senate investigation, sir? Well, to me, that's the most logical thing to do, no? Dapat mahirap naman kasi na imbestigahan mo yung sarili mo sa sarili mong komite, no? Kung ikaw ang inaakusahan, no? And this goes the same to all others that are being accused, no? Ano kaya magiging resulta ng committee report kapag ganon? So again, I think the statement of the Senate President is the most logical decision on this particular issue. That's all from me, Kong Ace. Thank you po. Thank you. Kong Ace, next po si Kuya Chino Gaston ng GMA. Hi, Chino. Morning. Good morning, sir. Rinig niyo ako, sir? Yes. Sir, I think going back to the question kanina on the possibility na maisama si VP Sara dito sa Quad Comm, I think in relation to the EJK issues kasi sir, parallel to the ICC investigation din, eventually daw kasi parang pupunta rin naman yung investigations on EJK to other aspects of the drug war, no? Like dun sa pagiging mayor ni VP nung panahon ng mga EJKs doon in Davao City where some of the EJKs were also, well, allegedly happened. No? So, nakikita nyo ba na eventually pupunta rin doon, madidiscuss din ng Quad Comm yung killings in Davao and in relation to that, syempre, yung head ng LGU at the time? Well, ako sa tingin ko, hindi na siguro darating pa doon sa part na yun, ano? Kasi nung pinag-usapan naman ang extrajudicial killings under sa Committee on Human Rights, ay tinalakay na nila yan noon. Ano? Kasi kaya nga ang naging produkto nito ay nagpanukala ng bagong batas ang ating Quad Comm na i-define kung ano ba yung extrajudicial killings, ano yung karampatang parusa kapag may nag-commit nito at kung sino ang mga personalidad na pwedeng mag-commit nito. So, dinefine po natin yan dyan. So, this goes the same to all other extrajudicial killings kung merong man nangyari, whether in the past or in the present. So, lahat yan, sakop na yan ng ating investigation. So, hindi na talaga, sir, matatalakay, no? Parang in general na lang yung EJK
yung focus yes, natin. Yes, sa tingin ko hindi na siguro matatalakay yan unless one of the chairmen will propose that at pag-uusapan pa namin yan siguro Chino. Thank you, Kong. Thank you. Thank you. Kong, next po si Vivian Gulia ng ABS-CBN. Hi, Viv. Hi, Kong. Good morning. Dito lang po sa sinabi ni Senator Chiz Escudero regarding the Senate investigation ng EJK. You said you welcome it. Pero sabi po niya, posible rin na instead of the Senate Committee of the Whole, ay under Cayetano Committee. How do you view that po? Okay lang din po ba yun sa inyo? Well, you know, kasi may sarili silang set of rules, no? Pwede nilang gawin yan if the personality involved in the investigation would be a member. Eh, meron din silang set of rules tungkol dyan, no? And kami naman, wala naman kaming question kung yun man ang kanilang dahilan, kung sino man ang mag-chair, kung ano man ang kanilang agenda, we will of course definitely respect that, no? Kasi nga yung interparliamentary courtesy, we always keep that tradition in the Philippine Congress. So siguro ang pinakadulo, ano ba yung magiging result nitong investigation na ito? But one thing positive about this is that magka-align, no, yung Senate at yung lower house tungkol dyan sa investigasyon sa EJK. Ibig sabihin, may problema tayo sa extrajudicial killing sa ating bansa at dapat wakasan na natin itong problemang ito sa pamamagitan ng pagpapanukala ng mga batas na magiging mahigpit at mapaparusahan ang mga may sala sa ganyang pamamaraan. On the concerns of impartiality, Kong, sa tingin niyo po ba yung mga senador na pinangalanan ng mga resource persons dito sa investigasyon ng Quad Comm ay dapat pa rin mag-participate sa Senate investigation or magtanong ng question sa mga resource persons or dapat they should participate as a resource person? Well, they're a member of the Senate, no? Kung sila man ang nabanggit, they can ask questions, no? Kasi this is their opportunity, no, to answer the allegations hurled at them, no? Kagaya nga nung aming ini-invite palagi sa ating committee sa Quad Comm para magkaroon din ng fairness naman, no, na parehang panig ang dapat mapakinggan, hindi lamang yung panig na nag-aakusa kundi dapat pati yung panig nung inaakusahan din. And that particular hearing na mangyayari sa Senate, yan ang magandang pagkakataon. Okay. Ang comment naman sir dito sa, so basta ayaw nyo lang mag-lead, or I mean, dun lang kayo medyo may concern kung lead si Senator Baton nung investigation sa Senate. Well, if the rules will allow that, no, which I doubt, no, kasi although wala namang prohibition sa rules, no, siguro ito ay decision na lamang ito ng leadership ng Senado o hindi kaya decision mismo ng ni Senator Bato, no? Nasa sa kanila yan because I think that's the most logical thing to do. Okay, your comment naman Kong dito sa sinabi ni Senator De La Rosa last Wednesday na si Senator Christopher Bongo as the senior aide of former President Rodrigo Duterte did give out cash allowance to police officers, but it was never intended as bounty for slain drug suspects. Mm-hmm. Well, I'm glad that that issue came out, no, na merong allowance or so to speak, yung sinasabing reward, no. But it must be investigated even more, no. Saan ba yan? Budgeted ba yan? Kasi public funds yan. Eh, no? Saan ginamit yan? I'm sure that merong justification din yan. No? Kung hindi natin bubusisisiin, hindi natin malalaman kung para saan yung allowance na yun sino ang nabibigyan noon. To allay also the speculation na ito ay ginamit bilang reward money dun sa mga nakakapatay. Okay. Huli na lang from me, Kong. Mayroon na po bang progress dito sa gusto ninyong pag-investigation on the source of the money for the supposed reward system?
We're looking at several angles, no, pagdating diyan sa pera na ginagamit for reward, no. Kung talagang merong reward, no, maraming possible sources, no. This could either be coming from the source of the national government, or probably galing sa ibang sources, like merong haka-haka na ito ay galing sa POGO. Iba naman, haka-haka, galing ito daw sa STL, no? Iba naman ay galing daw sa intelligence funds. So, pero alam mo kasi, yung intelligence funds, iba yung nature niyang fund na yan, eh. At hindi yan basta-basta ganun kadaling busisiin, kasi nga, because of its being confidential, no? But I guess there are also parameters on how to spend the funds, the intelligence funds. And pag nasilip natin yan, ilalabas din natin yan. Thank you po. Thank you, Kung Viv. ace, ang next po si ano, Kathleen Forbes ng RP. Hi, Kat. Ay, hello po. Ganang umaga po. Kung balikan ko lang po yung doon sa confidential at intelligence fund, kumbaga yung money trail doon sa reward. Hanggang doon lang po ba tayo sa time ni former Presidenta Duterte? O kasi meron pong sinasabi si Kong Franz Castro na dapat isama din daw po yung CIF ng Davao LGU under his term, under term ni Vice President Sara Duterte nung siya ay nag-mayor at even until now daw po. So, meron po ba tayong parameters na hanggang ganitong taon lang po ng CIF yung ating titignan regarding doon sa reward money? Well, kasi kung merong maglalabas niya na, halimbawa, ang parameter ay between year 2000 to 2024, eh, siguro, kung merong maglalabas niya at merong sufficient na mga datos o sufficient na mga information and testimony, eh, siguro dapat isama rin natin yan. Pero kung wala naman, because ang inimbestiga naman natin ay yung source, probable source, no? Yung ngang sinasabi kong intelligence and confidential funds, because of its nature of being confidential, napakahirap kong busisiin yan. Hindi na ho siguro ako, sa personally, ang aking proposal dyan ay kung meron tayong enough na data na talaga ito ay nanggaling sa intelligence funds, then pwede nating i-account talaga yan at ilabas natin yan sa publiko. Pero kung wala naman, ito ay haka-haka lamang. Wala naman tayong sufficient na data or even evidence or even testimonial evidence na sinasabi na ako ang nag-withdraw nung IF na yan, anong intelligence fund na yan, binigay yan pang reward. Napaka hirap po na busisiin natin yan. Let the proper agencies in the government do that so that they can dig deeper. Basta kami, as far as the Quad Comm is concerned, we will propose legislation to, one, to avoid, if indeed there was a finding that it was sourced from confidential fund, gagawa tayo ngayon ng bagong batas, no, na para maging stringent yung requirements in the use and implementation of this fund. Okay po. Kung in one of our earlier interviews po with Kong Abante, parang nabanggit din po niya na medyo papalapit na daw pong tapusin ng Quad Comm yung issue po ng POGO. And meron na rin pong naging statement si Senator Risa naman na sa kanila daw sa Senate, isasarado na rin daw po nila. Sa Quad Comm po ba, meron na po tayong ganong direction po na papatapos na po tayo sa POGO? Malapit-lapit na nga din siguro, Kat, no? Kasi actually, we're already somehow wrapping up, no? Meron na kaming sufficient data on our investigation on illegal POGOs na ready na kami sanang maggumawa ng committee report. But with this new development na kung saan merong nahuling big boss, eh siguro dapat pakinggan din namin, tingnan din namin kung ano yung makukuha pa nating information nang sa ganun, eh, maidagdag natin. So, siguro pagkatapos nito, pag matapos makausap yan si Mr. Liudong, eh siguro baka that's a time to wrap it up and terminate the
illegal POGO hearings. Okay po. Thank you po, Kong. Thank you, Mela. Thank you, Pam. Kong, next po si Rosalicos ng UNTV. Hi, Rose. Morning po, Kong. Tanong ko lang po, confirm ba twice ang hearing ng Quad Comm next week? Yes, meron kaming October 22, Tuesday, at saka meron din kami October 24, Thursday. So final na po yan, and this is the first time to hold Quad Comm hearing twice in a week. Why, sir? Well, ginawa natin yan nung second hearing yata natin or nung third. Pero talagang umubos ng oras kasi minsan yung isang topic umaabot talaga ng mahaba ang diskusyon eh. Kaya umaabot tayo ng madaling araw. But this time, ginawa namin, instead ng pagsamahin sa isang araw, eh gagawin na lang natin no, na dalawa siguro sa susunod na linggo. So ibig sabihin sir, sa isang araw, isang topic, second day, ibang topic naman, hindi na yung katulad ng dati na EJ case and POGOs. Yes, oo. Para hindi naman masyadong mapagod yung ating mga kaibigan dyan sa Quad Comm. Kasi minsan yung mga resource persons, umabot din ng 12 hours waiting no, to be asked and waiting to be questioned by the members. Eh, minsan talaga hindi na kinakaya, napapagod na rin. Eh, kawawa din naman sila nung naghihintay sila. Opo. Ano po pala mauuna? Illegal drugs po ba? No, so, EJ? Ang una ay yung EJK. Sa Tuesday yan. And then Thursday? Thursday ay yung illegal drugs naman. Okay po. Eh, sorry po for asking this question, hypothetical question. Would it be acceptable for you kung, for example, former President Duterte will accommodate the investigation of the hearing, of the would-be hearing na sa Senate na war on drugs at hindi sisipot sa House hearing? Okay lang yun. Sa amin, ako personally, I'm sure sa aking mga kasama, okay lang yun. Dahil hindi naman po natin pwedeng pilitin ang dating Pangulo na umatent. And sabi nga namin palagi that we respect kung ano man yung decision niya dun sa aming invitation. If he feels comfortable attending in the Senate, eh, at least ang objective ay mamimit natin na madinig din yung pahayag o yung panic ni former president kung siya po ay i-attend. At ganoon din po sa ibang resource persons. Okay po. Matitindi po yung pasabog po ni Royina Garma last time and hanggang ngayon nagkakaroon ng story yung mga statements niya. Pero na-establish na po ba yung connection ng dating Pangulo dun sa sinasabing reward system na supported din naman ni Colonel Jovi Espinido? Doon sa regulation ni Colonel Garma, nagkaroon ito ng ni Colonel Jovi Espinido, nagkaroon ito ng corroboration doon sa sinabi naman ni Colonel Garma. So, mukhang but of course, we will have to evaluate again yung ating mga testimonya, yung ating documentary evidence para mailagay po namin ito sa aming committee report. So, ibig pong sabihin, naniniwala na po kayo na may established link na po si dating Pangulong Duterte doon po sa reward system sa anti-drug war? Well, kasi nga, nabanggit lang naman in passing. Wala pa naman nagko-corroborate doon sa puntong yon, no? Eh siguro, hintayin natin muna kung meron pa bang ibang corroboration o iba pang documentary evidence na maaaring lumabas, no? Na magpapatunay na meron talagang kinalaman. Sa ngayon, pinag-aaralan, I'm sure yan, no? At tinitingnan mabuti, tinitimbang-timbang din yan. Sige po. Thank you po. Thank you, Rose. Kong Ace, may follow-up lang po ako. Yung nabanggit nyo po, bali yung partial committee report, kailan po kaya yun? Kasi diba yun po yung magiging basis din sana ng DOJ or PNP pag nag-imbestiga po sila. Well, ready na kami. Actually, tinapos nga namin kahapon at saka today. Ngayon, meron din kaming ginagawa no, na pag-uusap tungkol dyan. Hopefully, sana nga, bago matapos yung linggo next week, eh meron na kaming may submit na partial report. About EJK po ito, sir? Sa EJK, kasi yung pa lang ang meron ng sufficient na mga affidavits and testimonies. Eh. Parang safe to say, Kong Ace, kasi parang tapos na, pero ano, isinasapinal, ano po bang term na tama? Isinasapinal? Well, dahil partial pa lang naman yung report, base dun sa aming hawak ng mga evidence, feeling namin na ready na kami mag-file ng magbigay ng recommendation, gagawin na namin yun. But it doesn't mean that
the committee hearing on the topic of EJK will stop. No, kung meron pang ibang lumabas, and apparently meron pang gustong magsalita, eh siguro yan ang titingnan muna namin. Kaya nga, binivet pa ngayon yan, tinitingnan pa kung sino pa yung mga gustong magsalita, dahil nga sa dami nung nagpipresenta, hindi naman po namin lahat tinatanggap yan. Pinag-aaralan yan at binivet ka ng aming legal team. Ano po, sorry Kong Ace, linawin lang natin, kasi nabanggit nyo, tinapos nyo, tapos na po ba or isasapinal pa yung partial committee report? Well, yung partial committee report, ang masasama dyan sa partial committee report ay yung mga topics na napag-usapan na Kung sa Ace, sorry, pala... sorry po, natatakpan po yung mukha nyo po. Ano that? Sorry. Ayan na po. Sige, go ahead, sir. So, yung partial committee report are the report na gagawin namin na sa aming palagay ay natalakay na ng husto at sufficient na yung mga datos and evidence para mailagay na namin sa committee report para po umaksyon na yung ibang ahensya ng gobyerno. No, yung gagawin niyan, kung DOJ yan o Office of the Ombudsman yan, isasubmit na namin yung mga reports na yan. Nang sa ganun, mag-umpisa na yung mga preliminary investigation nila. So ano po yung status, sir, nung partial committee report? It's done or ano po? Hindi pa? Well, I would say that it's almost close to being finalized. Mm-hmm. Malapit nang matapos. Malapit nang matapos, yeah. Okay, may pahabol lang po, sir, si Sandro Ochona. Okay, Sandro. Sir, sorry, may padagdag lang. So, sir, yung partial committee report, may ma-identify po ba na tao? Ganun po kalayo yung lalamanin ng partial committee report or definition lang siya ng EJK? Ano po yung alam? Sir, kahit konting particulars lang. Kahit hindi naman yung buong laman. Kahit konting particulars lang kung ano yung laman ng partial. Well, alimbawa, yung tatlong Chinese na drug lords na napatay sa loob ng Dapicol, no? Yung kas na nagbigay na testimonya ng dalawang suspect umamin, meron silang mga nabanggit doon, maaring yan ang laman ng aming report, no? Yung isa naman itong kay Colonel Garba, no, na meron din siyang mga nabanggit at maaring maisama na rin namin yan sa partial committee report, kasi the partial committee report will now be the basis for DOJ or Office of the Ombudsman, kung ito ay mga kawanin ng gobyerno, no, magsimula nung kanilang investigation na hindi na kinakailangan maghintay pa na ma-terminate yung hearing o tapusin o mag-submit ng committee report. Kaya nga, sinasubmit na namin ngayon partially, but that doesn't mean that the committee hearing will stop. Sir, pero wala pang links, yung supposed link sa dating Pangulo. Hindi pa hilaw pa ka. Siguro hintayin na lang natin yung final namin na version ng aming partial committee report, kasi we will have to refer doon sa mga affidavits, sa mga testimonya na nire-review namin sa ngayon, no. Kung may nababanggit doon, isasama namin yun, na itong nabanggit dito during this hearing ay kasama ito dito sa aming report. Yun ang nilalaman nitong partial committee report na ito. Thank you, Kong. Thank you po. Thank you. Kong Ace, may pahabol lang po si Ate Vivian. Okay. Hi, Kong Ace. Opo, dito lang din sa partial committee report. Nabanggit din po ba, nabanggit po ba so far, base sa draft po ninyo, yung Wesley Barayuga? Yeah, kasama rin yan, no? Doon sa partial committee report. Kasi mukhang may order na rin ng Chief PNP na ipagpatuloy yung investigation dyan. So baka makatulong itong aming partial committee report, kasi we will provide them with all the affidavits and the transcript of the hearing so that they can start their preliminary investigation. And the reward system, sir, supposed reward system. We're still trying to figure out kung masasama na rito yung reward system, kung sufficient na ba yung nakuha namin o meron pa kaming kailangan mahanap, mag-corroborate to sa sinabi, etc., etc. So sa ngayon, I cannot say kung kasama ito sa partial committee report.
May recommendation for prosecution, sir, so far sa partial committee report? And yes, that will include the ano, the one, if we recommend the filing of charges, then DOJ will step in, conduct their preliminary investigation with the PNP and other agencies for case buildup. So pag sufficient na yung kanila na makukuha, then they will file charges. Sorry, sir. So bale, ang recommendation dito sa inyong partial committee report is para mag-conduct ng case buildup ang DOJ. Mm-hmm. Yes, oo. Yan. Pero wala para pa kayong... Sorry, sir. Pero wala pa kayong recommendation na i-prosecute itong particular individuals? Well, definitely may kasama dyan, no? Kung sino yung we feel that must be recommended for prosecution. Sasama namin yun. Kasi hindi naman a-action yung ahensya kung walang ganung klaseng recommendation unless they will conduct motu proprio their own investigation. Pero as they always say, no, they need a committee report from us. Then that's why we will issue a partial committee report. Sino-sino, sir, meron na po? Pwede na po bang yung mga at the moment, gusto ko man sabihin, Viv, hindi pa namin, kasi baka I might be preempting something. No? So we are really studying seriously kung sino-sino yung mga yan. And then yung kay Leonardo lang, sir, magte-tell all na po ba siya sa Tuesday? Hindi ko alam kung saan galing actually yun eh. Because he's been very cooperative with the committee hearings. Although there are some information that he withholds, no? And siguro in the conduct of the investigation, eh, malalaman na natin yan. Baka maka-illicit tayo ng sagot sa kanya. Pero sa alam mo, kasi nga, tataka nga ako, eh, saan ang gagaling yung kwentong yun? Sometimes, pag may ganyang kwento na may simig ganyan, magti-tell all, napipilitan tuloy yung ano eh, na, syempre, you cannot help in the media but ask these kinds of questions. Kami naman, ako on my part, I'm surprised because it's perhaps ako lang yung huling nakakaalam siguro, pero wala naman ako naririnig. Oh. Okay. May any new witnesses po on Tuesday? That's the exciting part. And so far, I never failed you guys. So the last committee hearings, the 8 committee hearings, pati ako nagugulat eh. So, don't go. But again, no, we'll see how it goes. We're still working on some resource persons that we feel is necessary to give their side of the story. Last na lang, sir. Kailan po expected ma-complete at maipasa sa mga appropriate agencies itong committee report, partial committee report? I hope we can do it by next week. I'm not certain about as to when we can finish this, but we're working on it. Ilang gabi na rin namin tinatrabaho yan. Thank you, Kong. Okay. Thank you so much, Kong Ace. Any closing ano lang po statement, dahil yun nga maraming nakaabang sa Quad Comm. Ano pong message nyo sa ating mga kababayan? And of course, yun nga marami ding issues about this and maraming na-raise na measures dahil din naman sa Quad Comm hearing. Ano pong message nyo about this and sa mga nag-aabang sa Quad Comm? Well, ulitin ko lang yung aming laging sinasabi sa Quad Comm na ang aming layunin ay ipalabas ang katotohanan sa mga usapin na bumabalot sa ating lipunan sa ngayon. Example, yung extrajudicial killings, yung drugs, bakit ba ang dami nating nahuhuli pero patuloy pa rin yung pagdami nito, no? Merong dapat pag-usapan ang ating mga taong bayan, no, tungkol dito, at dapat aware din sila nang sa ganun, eh, matulungan din ang Kongreso sa pagpapalabas ng katotohanan. Wala kaming politika rito, hindi kami, we're not persecuting anyone. Ang aming lang ay para po sa mga susunod na henerasyon ay hindi na mangyari itong mga ito, eh dapat siguro gawa natin ang paraan, solusyonan natin itong mga problemang ito sa pamamagitan ng Quad Comm, kung kayo po ay may tiwala sa Quad Comm, at kami naman ay hindi magiging successful pag wala hong tulong at suporta mula sa taong bayan. So I guess it's a
commitment natin ito para sa ating susunod na henerasyon. Hindi lang sa Quad Comm. But salamat because you are watching and you are supporting the Quad.